Kasi ganito lang naman no, ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Napakaganda na. It's the spirit of Christmas. Yung mga ganyan-ganyan. Spirit of Christmas. At the same time, bumababa na po ang kaso ng COVID sa atin. As in, sobrang baba nga. Sabi nga, low, super low risk ang COVID na sa atin. Maganda na. Kaya lang sana ho, maging responsable pa rin ho tayo. At sa mga kandidato, parang awa nyo naman. Medyo sunod-sunod din pag may oras. Ha? Sunod-sunod din naman kayo sa patakaran ng IATF. Kung ayaw nyo, edi wag. Hindi namin kayo apihid. Kayo mag-alala. Anyway, yun lang naman ho ang gusto kong iwan. Alam nyo, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo kanina, kaya medyo nainis ako doon sa isang komento ng isang vlogger. Kasi ho, sa totoo lang, ang hindi ko gusto talaga ho sa mga tao eh yung especially if you have that influence sa mga followers mo ay magiging bad influence ka in such a way iti-trigger mo yung spirit of rebellion, spirit of ano yung ibig sabihin nun? Yung hindi pagsunod kung anong ibinigay sa iyo ng pamahalaan mo, kung anong inutos sa iyo ng gobyerno mo, inutos ng otoridad, dapat po nating tugsod din. Dahil hindi ho maganda na magkakaroon ho tayo ng mamamayan na para. Alam mo ako, every time ako nakakapanood sa US, sa mga Australia, sa Netherlands, nakita ko yung mga nag-rally, yung gulo. Sabi ko, napapasalamat na nga lang ako. Sabi ko, salamat naman Lord at hindi kami ganyan. Diba? Hindi kami ganyan na yung pinagbawalan mo lang pumasok nang hindi naka-mask, nagagalit na, 'di ba? At least hindi pa tayo umaabot sa ganun. O di kaya pag hindi ka bakunado, nagagalit na. Hindi pa tayo umaabot sa ganun. Okay pa tayo pagdating sa ganyan. Kaya lang pagdating mo sa politika, diyan ho tayo medyo parang laging palaban. Alam mo, tama sila eh, nung sinabi nila noon na yung nangyaring EDSA people power noon, nagagalit po tayo doon, di ba? Parang mali yun, it's a sign of rebellion. Although, may mga naman ang sasabi, kailangan nun sa isang demokrasyang bansa, kailangan nun. Tama na mali. Okay? Tama na mali dahil meron nga naman panahon na talagang kakailanganin na yun kung ang lahat ng sistema ng gobyerno ay hindi gumagana. O kaya, di kaya eh, yung sistema ng gobyerno ay medyo, alam mo na may pattern na may isang sinusunod lang na diktador. Okay yon. Wala akong pinapangalan ng diktador ha. Okay yon kung may ganun. Ngunit, kung yung isang ahensya lang ng gobyerno, isang parte lang ng gobyerno ang hindi sumang-ayon sa'yo, tapos gusto mo na kaagad magkaroon ng people power, ay hindi ho magandang kaugalian yun. Sana wag ho tayong maging ganun. Kasi ho, bilang mamamayan, dapat bilang isang influencer, ang ibinibigay natin na, o pinapasa natin kaugalian sa tao ay yung matutong sumunod. Nakakalungkot pa isipin na tayo ang sinasabing the only Christian nation in the Southeast, ibig sabihin Southeast Asia, and yet, tayo yung ganito ugali. Diba? Halimbawa, eto, walang biro ito. Yung pang mga hindi Christian nation dito sa Southeast, marunong sumunod. Pero tayo, quote-unquote, Christian nation, Southeast, pero tayong pinaka-rebelde. Diba ho? Parang, sabi ko nga eh, asan yung ano doon? Asan yung Christianismo doon? Diba? Ito ho ang linaw-linaw. Gusto kong iwan sa inyo tong verse na ito. Ito ho, paulit-ulit ko sinasabi, maging sino ang manalong presidente, galangin natin. Ito, Romans 13 verse 1. Ha? Sabi dyan, let every person be subject to the governing authority, for there is no authority except from God. And those that exist have been instituted by God. Alam niyo yung konteksto nito? Itong konteksto na ito, yung mga Christian ito, alam nyo ginagawa? Binibitay, pinipersecute, as in ganun. Kasi sinakop sila eh,
ng roomie. Alam mo, sabi dito, sumunod, sundin, huwag magrebelde. Antindi nun. Eh sa atin nga, eh, wala namang persecution na gaganap. Diba? And yet, nagre-rebelde tayo. Diba ho? Medyo mali naman ho ata yun. Sabi pa dito sa 1 Peter chapter 2 verse 13, be subject to the Lord's sake, to every human institution, whether it to be emperor as supreme. Anong sabi? Be subject to the for the Lord's sake. Huh? If you are a believer of God, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, sabi, for the Lord's sake, you are to follow the human institution, whether emperor as supreme. Ibig sabihin nun, sumunod ka, hindi dahil mabuti yung emperor o yung leader o yung institution, sumunod ka for the sake of Lord, of the Lord. Yun ang dahilan mo kaya ka sumunod. Sabi pa dito sa Ephesians 5 verse 21, submitting to one another out of reverence for Christ. Dito mo makikita talaga kung sino yung matino na tao at mananampalataya. Sumunod sa batas. Yun lang o. Alam nyo, it doesn't take a pastor o Bible scholar to understand this. Simple lang. Sabi ng Panginoon, sumunod ka. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, whether you are a priest, you are a pastor, you are a minister, if you are praying, if you're saying you're a Christian, if you're attending church, if you're attending mass, simple, sinabi ng Panginoon, tigil mo na yung magpapanalangin mo kung hindi ka rin naman pala susunod. Sumunod ka sa authorities. Bakit? For the Lord's sake. Because you have reverence for Christ. Sumunod ka. Ito sinasabi ng Panginoon. Kaya lagi niyong tatandaan ng isang taong may espiritu ng rebellion sa isip, sa puso, sigurado ho tayo dyan. Wala ho ang Diyos sa kanya. Bakit? Kasi yan ho ang paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon. Even if your master is not good, even if your master is not godly, you follow not because of anything else, but because of Christ. Sumunod ka. Be humble. Yun lang po ang gusto kong iwan sa atin. Again, whoever wins sa presidente sa 2022, huwag niyong kakalimutan, God allowed it. So, respect it. Ganun lang ho kasimple. Kung sino ang manalong presidente sa 2022, inalaw yan ng Panginoon. So, dapat po nating galangin, irespeto, at mag-submit. Ibig bang sabihin nun, banat ba, hindi na kami pwedeng mag-criticize? Pwede. You can criticize all you want. You can give your opinion even if it oppose yung authority. Pero, you follow. You can say, I do not believe on this president, but I will follow him. I will submit to him. Pero, you can say what you want. You can say na, ay sa tingin ko, mali itong sinabi niya, mali itong pinagagawa niya. But I will follow. Bakit? For the Lord's sake. Ilamang po. It doesn't mean, again, it doesn't mean you would stop criticizing. Hindi ho yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Ang sinasabi ng Panginoon dito, you can give your opinion, pero you submit. Kasi nga, yun ang ang inalaw ng Lord, pinayagan niya yan. Ilamang po, maraming salamat. God bless you. See you again tomorrow and let's pray for our country para po sa 2022 na election. God bless everyone. The next performance will start momentarily.